la Meg detto grave. So, nagiging emotional agad ako. Kasi pagdating talaga sa mga taong malalapit sa akin. Pangalan ko yung nadadrag ngayon. Hindi dahil may ginawa akong kagaguhan or ano. Pero, puro pangalan ko yung narinig ko ngayon. Makakasad lang kasi pa-shoutout muna. Teka lang. Kasi nagtiwala ko. Yun na siguro yung pinaka-nakakasad. Kay Zainab, ayan, magsasabi na ako ng pangalan. Zainab, una naman talaga, hindi rin naman talaga kita ganun kagusto. Dahil sa mga narinig ko rin about sa'yo, na mga sinasabi mo sa akin, na retokada ako, na pokpok ako, hindi na ako magsasabi kung sino nagsabi, pero kasi hindi naman siya ganun active na yun sa social media. Yun yung mga sinabi mo sa akin. May time na dapat kukumprontahin kita. Kaso, hindi tayo nagkatagpo nun. Kaya, hindi ko na nasabi sa'yo. Pero, totoo, aminin ko, hindi talaga okay yung loob ko nun during that time. Totoo yun, hindi talaga kita ganun kagusto. Kasi marami rin naman ako narinig sa'yo at sinasabi mo sa akin na, ewan ko, hindi ko alam kung na-insecure ka ba sa akin nung that time. Ito, ano na lang tayo dito, I mean, matagal na to, parang 3 years ago pa to, I mean, 3 or 4 years, nag-start ka lang mag-vlog nun. Ako naman, nasa social media na ako that time. So, aminin ko, hindi ko sabi na sobrang hindi kita gusto, I mean, hindi malapit ang loob ko sa'yo dahil sa mga narinig ko about you, dahil yung nagsabi nun is mga kakilala mo din, malapit din sa'yo yun, I mean, nagkakasama kayo nun. After nun, wala namang narinig kahit, I mean, wala akong nasabi nun. I mean, doon ko lang na, ganun pala o ganito. Hindi ka pa ganun kasikat nun, pero nag-ano pa lang kayo ni Jomer nun, nag-film pa lang kayo nun. Then after nun, ayan, magulo ako magkwento. After nun, ayan na, nagkaibigan kami ni Angelica, ni La Angel, ayan, kami na Jenny, ni MJ, pero wala ko para, I mean, siraan ka or pag-usapan ka kasi hindi naman nga kita ganun ka-close. Ang sinabi ko lang sa kanila is, sinasabihan ako niya na pokoretokada ako, which is hindi naman pokoretokada. Hindi pokoretokada, opo, nagpapabotos ako pero hindi ako retokada. Ang marami lang ako naririnig, yung kay Angel, marami siyang sinasabi about sa'yo, kasi kayo yung unang nag-vlog nun, naalala nyo, hindi ko alam kung ano yung mga vlog nyo nun, pero marami na ako narinig about sa kanya, yun na yun. Pero hindi na para sabihin ko pa yung mga narinig ko, kasi tinuring ko yung kaibigan. Angel, tinuring kitang kaibigan. Kahit yung pinaka-dark or deep secret mo, hindi ko yan sasabihin ngayon. Alam ko, ikaw, nasabi mo na yan kahit kanino, kahit na pinagbintangan mo ko na ako pa ang nagsasabi kay makagago ng mga shit mo, ng mga sikreto mo. Pero wala kayong narinig sa akin. Wala akong narinig. I mean, wala kayong narinig sa akin kasi hindi na para sabihin nun kay makagago or kahit kanino man. Ayun lang, kaya nagtataka kayo kung bakit hindi na kami nag-vlog. Kasi kinat ko na. Ayoko na ng toxic. Kinat ko na yan. Kinat ko na sila Angel. Kinat ko na kung sino man yung core ko dun. Kasi hindi na nakaka-help sa akin. Totoo, nakatulong sila sa akin. Nagkaroon ako ng depression, ng anxiety. Pero nung mga time na nagkaroon ako ng boyfriend,
kinat ko na sila kasi hindi na para sabihin ko yung dahilan, malalim na dahilan, okay? Kahit Angel, yung mga sikreto mo na hanggang ngayon hindi pa rin niya nasasabi dito sa social media, hindi ko yan sasabihin. Hindi ko yan sasabihin. Yung buong detalye, wala akong sasabihin dito, pero sana naging kaibigan yung turing mo sa akin. Kasi pamilya, tinuring kita. Kasi yung time na yun, kayo lang yung meron ako. Nasaktan lang ako kasi hindi ko ina-expect na magagawa nyo sa akin. Hindi ko ma-expect na gagawin nyo sa akin kapag tapos ng lahat. Nang ina, dumating din sa point na para dati na kailangan ko pambayaran yung mga panggrab nyo para may makausap lang ako. Kasi nga, wala naman akong ganong kaibigan eh. Hindi naman ako talaga pala kaibigan. Hindi ako pala salita na pagkakamalian ako na mataray ako kasi hindi ako basta-basta nagtitiwala, pero sa inyo nagtiwala ako. Yun lang siguro yung pagkakamali ko. Which is hindi ko naman, no regrets. Kasi naging genuine yung love ko sa inyo. At sobrang pure. Angel, alam mo kung matulungan kita sa ibang bagay. Panahon hindi ka naman, hindi ka pa nagvo-vlog. Lahat ginagawa ko para matulungan kayo dati. The Lock Stars, kahit sa ang racket. Wala kayong narinig sa akin kahit nung hindi na kami nagvo-vlog. Wala. So yun lang. Na-hurt ako kasi tinuring ko kayong kaibigan eh. Zainab, wala naman talaga akong pakialam kasi hindi naman kami naging magkaibigan talaga. Wala talaga. Ngayon, yung sinasabi niyang anong mapapala sa akin, I mean, pero tinry ko, in-approach ko siya dahil friend sila ni Ma'am si Wilbert kasi yun yung mga kaibigan ng friend ko. Gusto ko na rin maging kaibigan. Tinry, sabi ko kay Ma'am si Ma'am si, sabi mo na rin kay Zainab, baka pwede kaming mag-collab. Yun nga yung sinabi niya sa akin recently lang na ano nga bang mapapala sa akin. Just nakaka-hurt siya, pero totoo naman, ano bang mapapala mo nga sa akin? Dahil wala naman akong 10 million followers sa YouTube. Ayun lang, sana kung magkakaroon kayo ng kaibigan, huwag niyong gaganon yan. Kasi doble yung sakit.